pare, wag mo nang bagalan. Get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply, hangga't meron pang demand. Mga runner ko, naghihintay lang ng aking command. Isang tawag lang sa... And we're back! Nandito na naman tayo sa ating Two Joints Life and Style Podcast. Sama ang konting guys. Konti lang kami ngayon kasi may ginagawa yung iba eh. Si Ace lang naman nawala. Ay, si Ace lang ba? Parang ang daming nawala. Oy, lapit nyo yung mic na yan. Ay, so nakaraan, ang layo nyo ni. Jetto. Oh. Wala, oh, si Jetto. Ilapit mo. Kailangan ilapit, ilapit kayo yan. Sa mic pag magsasak. Hindi ako naririnig. Jetto, oh. Si Jetto wala. Mukhang marami kasi itong malaki yun, tsaka matangkad. Kaya parang mandaming nawala. Oo, parang maraming nawala eh. Parang lumuwag eh. Okay, so ano mga balita sa atin? Si Frank, bukas na ba lahat ang tindahan mo, Frank? Hindi pa. Kaka-approve lang ngayon. Ihabol ko Mega Mall. So. Okay, so ilan na lahat? 1, 2, 3, 4, 5. Damn! Saan yung 1 year. Saan yung 4, 5? Hindi ko alam. Ano ba? Dalawa sa Antipolo, di ba? Ah. Isang maliit sa malaki. Okay. Green Hills, BGC, plus Mega Mall. Ayun, yung pang 5 yung... Green Hills, lang BGC. Mega Mall. So, Green Hills bukas na. Open na. Shopsville, second floor. MNLA okay. Sa Green Hills. You already know. Shopsville, second floor. Yep. Damn. Sa BGC. BGC, Mitsukoshi Mall. Meron tayo doon. Yung Japanese mall. Check out nyo. Yung Mega Mall, kailan yung target? Mega Mall target, maybe in 3 weeks. Sana umabot ngayon December. Para Christmas shopping. Makapag-shopping pa kayo ng Rat-rat kayo sa paggawa pala nun. Oo. Parang yung Green Hills, parang 2 weeks lang namin tinirada yun eh. Pero yung gagawa pa rin ba ng, yung mag-aayos pa rin ng shop na yun, yung si member pa rin ng 2 Joints Exclusive? Yes, yes. Yun, actually, yung gumagawa ng stores ko ngayon, galing siya dun sa exclusive GC namin. Ang nangyari 2 Joints Exclusive. Sa 2 Joints Exclusive. Ang nangyari dun, consistent siya nagpo-post for like 2 months na siguro ng gawa nila ng museum. So gumagawa sila ng museum 3,600 square yung isa, tapos parang 2,000 square isa. So sobrang laki. Tapos kakaiba talaga yung mga designs. So sinishare niya sa GC yun. Tapos nagkaroon ako ng opportunity na magbukas ng mga shop. Siya na rin yung kinontak ko. Tapos so far, ang ganda naman ng gawa nila. Okay naman. Tapos nakapag-refer din ako ng isa pang project sa kanya sa BGC. So in what? Like, ibang ano pa? Ibang kliyente pa yun. Okay, okay. So siguro in the span of 3 months, Mm. ilang million na pumasok sa kanila agad. Mm-hmm. Dahil dun sa GC na yun. Like, you know what I'm saying? Business goes down in the GC. Yung sa tinatawanan nilang GC. Oh, yung 2-5 na GC. Yung mga nagagawa namin dun. Yep. Siyempre, yung mangyayari nun, magkakilala yung mga tao. Tapos biglang, pag nagka-click silang ganun, may gagawin silang something ngayon. Boom! Exactly. Parang hindi nga ganun. Directly nagkakabentahan. Yung nangyayari, sinishare ng mga tao dun yung daily nila na ginagawa. So parang kami, sinishare namin yung daily namin na ginagawa. Yung daily namin na ginagawa, basically yung grind namin, yung hustle namin. So napopromote siya within the circle. Ng mga taong gusto rin umangat. So, bawal rin kasi magbentahan dun sa loob natin eh. Wala nagtitinda dun. Bawal eh. Kumbaga, hindi naman siya marketplace eh. Kaya rin, isa magpapakita ng progress niya. Magpapakita ng progress niya. Makikita ng isa na parang, pag nag-tag team kaming dalawa nito. Mas magandang progress. Mas malaking progress. Basta ganun lang. Right. Basically, ano siya? Parang si Ace, di ba? Ilang customers din ang nakuha niya, ilang clients din nakuha niya dahil sa meron siyang ad agency. So, na-sinishare niya dun yung results niya. So far, magaganda yung results niya. So, marami rin nag-inquire kay Ace na merong iba nag-coaching. Yung iba, kinuha yung servisyo niya monthly. So, like ako, kinuha ko rin yung servisyo ni Ace monthly. So, yun. Nakakaalaman ng brand. Nagkaroon ng sparring partner dun sa loob eh. May sparring partner. Nagkaroon sila ng sparring partner, di ba? Sila yung magkaklik dun sa ano. Karoon sila ng kaibigan. Ewan ko lang kung may nakapag-collab na ba ng mga kanta doon. Basta parang ang daming nag-join force doon, kumbaga. Yep. Yun ang, similar ng mga interest in life, similar ng goals in ways. Mm-hmm. Similar na gusto umangat. So nagkakabatuhan ng knowledge, nagkakabatuhan ng grind, ng pera, nagkakaikutan. May parang maliit na economy na rin na nagaganap sa loob. So. Yeah. You guys already know. And yun rin kasi maganda dun sa 2 Joints Exclusive namin eh. Kasi parang kunyari, sa internet magpo-post tayo ng something. So marami kang makikita ng tao dun na hindi naintindihan yung post natin. Mm-hmm. Okay, gawa tayo ng something dito para sa mga tao lang na kasing
Katulad natin mag-isip ba? Na. Oh. Oh, same frequency lang. O, tayo magkakaintindihan. Tanggalin ngayon natin itong mga hindi nakakaintindi sa atin. Yung mga hindi right? Nagsasalita doon, Koy. Ha? Yun yun eh. Oh, yung mga, yung mga nakakaintindi, yung mga hindi nagsasalita doon. Sa mga comments sa Facebook, di ba? Yep. Instagram, di ba? Sila hindi nagsasalita doon. Yung mga nagsasalita doon, kadalasan yung mga hindi nakakaintindi sa atin. O, di ba? 99%. Right. Oh, so, okay. Gawa tayo ngayon ng isang group dito. Doon lang sa mga nakakaintindi. Dito sila malaya sila makapagsalita dito. Right. Kasi malamang yung iba yun, hindi sila nagsasalita doon. Dahil tatama rin nila magsalita dahil may di sense, sila maintindihan ko eh. May sense yung sasabihin nila. I-judge pa sila. Tapos biglang kukomentan lang sila ng ano, ng tama ka na. Baba eh. Ang ganda nung kinumpose mo, di ba? Last mo na yan. Tama ka na. Tama ka na. Sige na, sige na. Oh, may pointless ka. Ang ganda na ng kinumpose mo. Bilang yun, i-rip eh. Okay, gawa tayo dito ng sariling ano. Two Gents exclusive. Yeah. Right. Yep. Tsaka doon freely naro-roast natin yung mga tao. Naro-roast din kami or whatever, di ba? Like, yeah. Pag may sinabing masama, unlike sa comment section, pwedeng i-judge ka ng mali. Doon sa loob ng GC, pag may sinabi kang mali, i-judge ka namin ng tama. Yep. Gets mo? So marami doon baliktad. Pag, pag na-criticize sila, nagpapasalamat sila. Yeah. Ganun yung, di ba? Ganun yung sa, nangyari. Sa Facebook, mag-aaway eh, no? Oo, doon hindi eh. Salamat, oo. Brother. Kasi doon parang ano siya tol eh. Parang siyang kotong ng kuya mo. Exactly. Parang ganun siya. Yung kotong ng kuya mo ang makakagising sa'yo ba? Parang ganun. So, ganun yung nangyari dun. Yes, sir. Kaya walang nag, walang ganung away-away dun sa loob. Tama nga, pag na, ano pa nga, nagpapasalamat pa eh, no? Kasi syempre, yung mga nauna na sa'yo, sabi mo, bibigay sila ng time sa'yo para sabihan ka. Mismo. Na ito yung maling ginagawa mo, iho. Yes, sir. Parang ganun. Yan ang 2Joints exclusive. So, Frank, sa madami mong, sa, ngayong marami ka ng tindahan. Minsan ang naiisip ko, ano ang ano mo na parang na-adjust mo na ba yung parang, syempre mas marami ka ng iniisip eh. Kasi mo lima na yung iniisip mo. Na-adjust na ba yung ano ng brain mong ganun? O nag-a-adjust ka pa lang din? Well, I guess kailangan mauna yung brain bago gumana lahat to eh. Okay. Yeah. So kailangan ko munang i-adjust muna talaga lahat yung brain bago lahat lahat siya ma-execute. Oh, tama, ma-execute in reality. Mm. So I think parang steps ahead naman ako na. Ang nasa isip ko na 100 branches, 104 branches. Like ang mini mission mo. Oo, parang ganun isip ko or mabenta na siya. Something like that. Ang mabenta. I won't go deep into that mamaya na lang. Pero, insane. Ito, parang may sasabihin ka sa akin mamaya na pagtapos ng podcast na to. Ah. Yes, or doon mo lang sasabihin sa 2Joints exclusive. Pwede rin. No? Grand mission. Hindi nababasa ng mga tao. Marami tayong sinasabi doon sa loob ng exclusive na yun na hindi talaga natin sinasabi na hindi sa... naririnig sa mga madami, podcast. Oh, sobrang game dami. Game drop tol. Talaga. Game drop. Yep. Isipin mo, iba doon, binabasag ko yung iba doon. Hindi ko magagawa yun sa Facebook ko eh, di ba? Exactly. Sa Instagram ko, di ba? Tama, boy. So, babasagin kita. Hindi na, hindi sa negative way, ah. Oh, parang matuto ka talaga. Oo, ganun. Damn, Frank. Ang busy-busy ng utak mo ngayon, Frank. Oh, tol, sobrang hirap. Alam mo, tinanong ko nga kay Pudong nung nakaraan. Kasi di ba meron siyang inaasikasong Russia nung nakaraan. Sabi ko, tol, yung trabaho ba ng Russia ngayon, maisip din? Parang kailangan mo mag-isip talaga ganun. Meron bang, sa tingin mo, may discarte ba na hindi mo ganun kailangan masyadong mag-isip? Kasi parang gusto ko yun eh. Kung meron ah. Kasi kunyari, yan, magko-compose ako. Eh syempre, kunyari, magko-compose ako, kailangan, tutok ako dito, wala akong, tapos bilang may magme-message sa akin na may problema, tapos solve ko na naman, tapos babalik na naman ako sa pag-iisip. Parang, isip. Eh syempre, ikaw, iniisip din kita, limang tindahan nandun, may problema sa isa. Eh, isipin mo, yung limang yun, may problema. Tapos yung kunyari, yung maid mo pa, biglang sasakit yung ngipin ng maid mo. Problema may vertigo. May vertigo. May vertigo. Problema ko pa yung vertigo. Oh, di ba? So, meron bang diskarte na hindi mo kailangan masyado mag-isip? Pero, ano nga, hindi trabaho. Like, katulad natin, diskarte, business, kumbaga ganun. May ganun ba? Kasi kung meron, lilipat na ako ng linggo. Wala ako. Well, kung mahanap mo, sama rin ako. Sasama ako pag meron. Sasama ako pag meron. Meron talaga ko yung hiling robot ka talaga. Robot? Anong robot? Yun, hindi ka mag-iisip nun. Utusan ka lang. Hindi yun. Hindi nga diskarte yun. Trabaho yun eh. Job yun eh. Yun, job. Hindi mo kailangan mag-isip. Kasi yung boss mo mag-iisip para sa'yo. Sabihin na ng boss, itong
gagawin mo, itong gagawin. Okay, gagawin mo lang, physical ka lang nun. Yun talaga. Hindi, yung kunyari yung level na ikaw yung boss ba? Pero hindi ka mag-iisip. Siguro bago ka makarating doon, kailangan mo na maraming isipin. So okay, pag nakarating mo doon, sa tingin mo wala ka nang iisipin doon kasi iutos mo na lang yung sa lahat. Ikaw nga ang boss. Ah, pwede kita, ikaw na mag-isip para sa akin. Mm. Holy shit. Isipin mo ba? Ang iisipin mo na lang yung gusto mong isipin. Mm. Ang iisipin mo na lang na kung gusto mo ba yung decision niya para sa'yo. Ay, yung gusto niya yung decision niya. Tama ba yun? Oh. Tingin ko, una muna, marami ka munang iisipin talaga. Mm-hmm. Okay, para makarating doon. Para makarating kasi wala nang iisipin na discard. Bandang huli may iisipin ka pa rin, pero mas... Mas less na less, siguro. Less na, less. Or hindi na lang. Magandang isipin mo siguro. Yo. Pero yun nga, kung marami kang pera, babayaran mo talaga yung oras niya para sa'yo. Feeling ko connected siya dun sa post mo yung pagalingan lang mag-setup. Pagalingan mag-setup, okay. Na i-connect ako sa sinasabi ni Jandela. Okay. Mag-iisip ka muna ng madami para ma-set up mo yung buhay mo na wala ka nang ang iisipin. Pag nagawa mo yun, goddamn! Okay. Pag na-set up mo yun, Pwede. Kasi iniisip ko, kunyari, sobrang laki ng pera mo. Nun. Di ba mag-iisip ka nun? I don't know. Ng pera mo, isipin mo na lang yung... Pag sobrang dami mo na sigurong pera, isipin mo na lang kung ano yung gusto mong problema. Na-set up ko na. Na-set up mo na, Dong. Di ba ikaw magaling parang mag-set ganun. Up? Di ba? Si Pudong. Di ba si Pudong magaling mag-set up? Na-set up narinig ko siya, sabi niya, na-set up ko na. Sabi niya, ko eh. Tinatanong ko kasi bata pa lang ako, iniisip ko na yun eh. Ayoko mag-isip pag lang. Diba? Iniisip mo nga eh. Pero nasetan ko na, bro. Oh, hindi nga na nag-iisip. So, Dong, agree ka dun sa sinabi ko. Diba? Magalingan lang mag-set up, diba? Kung na-set up mo, yung buhay mo na hindi ka na. Pero may kilala ka mas magaling mag-set up sa akin ko eh. Magaling mag-set up sa'yo? Sino? Wag. Pagyan mo akong clue. Alam na. Ito yung setup sa'yo? Wag. Kakaiba yun ah. Kakaiba yun ah. Kilala mo. Ang inang yun. Hindi ko kilala ito yun ah. Alam mo na yun. Hindi ko pa alam hanggang ngayon. Yun. To be honest. Alam mo na agad yun. Hindi ko... Mamaya. Baka ayoko na siyang isipin kaya hindi ko... Nakaset up ba siya? Ewan ko, hindi ko alam. Si Pudong nagsabi nun. Pero paano, iklaro mo nga ko, ano yung ayaw mong isipin? Ayaw mo nang isipin yung side na paggawa ng pera o pag-spend ng pera? Ano? O lahat, overall? Parang gusto ko yes or no lang yung isipin. Yes. Oh, yun, Koy. No. Yun ang the best talaga. Kasi, okay, wait, gito. Koy, yun ang the best. Yung mga pinanunood kong movies dati, kunyari yung mga mafia boss doon, may bubulong sa kanila, tapos sila gagano'n lang. Oh. Koy, yun gusto ko trabaho, yung gagano'n lang ako ba? Yes, no, never mind, no? So, babayaran mo yung oras na mag-iisip sa'yo. Babayaran mo yung oras na mag-iisip para sa'yo. Ewan ko, basta, siguro, I guess, kasi, okay, so, dati meron, may mafia boss na, meron akong ni-research na mafia boss dati. Tapos nagtataka kasi, parang ang kwento nun, bakit hindi talaga to siya nahuli kahit kailan? Bakit walang ebidensya sa kanya talaga? Na, so, laki nun niya, wala talaga ebidensya sa kanya. Tapos nagkaroon na ng mga wiretap, yung mga bug sa mga bahay, ganun. Tapos siya never nakuha ng ebidensya talaga. Kasi pag nagbi-meeting pala sila, hindi siya nagsasalita. Yeah. Gano'n siya. Tapos Koy, di ba may taga-salita pa siya? Yes or no lang basically. Papakinggan niya yung idea ng mga kamafia niya. Wala, paano makuha ng ebidensya yun? Oh. Yun, gusto ko yun. Yes or no. Gusto ko dalawa na lang iisipin ko. Yes or no. Lahat yun, bayad niya. Ha? Lahat yun, bayad niya. Oh, sa payroll niya. No? Payroll lahat yun. Oh. Gusto ko talaga yun. Yes or no lang. Dalawa lang. Or never mind, tama, tatlo pala, no? Yes, no, never mind. At least tatlo na lang. Tatlong sign language lang yun, tatlo lang. Pero tingin ko tama si Kika eh, na pag napapalaki mo yung empire mo, paikli ng paikli yung kailangan mong isipin nga kasi makaka-afford ka ng magaling na tao. Ayun, afford ka ng matalino, no? Oo. Tingnan mo, mas matalino ka saan, magtrabaho ka nga sa akin. Exactly. Yeah. Ah, college graduate ka, ikaw ang trabaho sa akin. Kasi dati parang ako, lahat ng gawain ako lang. Di ba? Ang hirap parang dati, lahat ng gawain ako. Hindi lang yes, no, never mind yung decision, sobrang dami. Yeah. Tapos unti-unti kong hinahire yung mga tao. Pinapasa mo, tol. Pinapasa ko. Yun, sabi ng tatay ko sa akin, ang may iwan talaga sa'yo, iho dapat, ay mag-isip at mag-utos. Yep. Mas mapapabilis mo yung growth pag ganun. Yep. Okay. Kesa isip, gawa.
Eh kung kaya kong mag-hire ng 10 tagagawa, iisipan ko sila ng gagawin. Mm-hmm. Mas mabilis. Parang 10 na ako. Kasi set up a system nga siya. Parang ganun sa akin na pag tinitignan ko siya. Parang ka nagsiset up ng system, pagandahan. Sa gaya nga nung in-status mo nga, nung nabasa ko nga yun. Pagalingan mag-set up. Parang pagalingan lang mag-set up. Parang gumawa ka ng system. Parang ganun. Diba pinapasa niya ko eh. Yeah. Alam mo nga nung nakaraan nga eh, about sa setup ng buhay ah. Teka lang, nagawa mo na nga to sa daily flight eh. Alin? Wala ka nga yes nun eh. Evermind ka lang dun lahat eh. Hindi ba? Anong gagawin ko? Yung tagapangalan ng ano, items. Pangalanan niya yung items. Trip niya yun eh. Yung mga pangalan ng design si Kuya. Una function, di ba? Una, hindi ko trip yun. Pero ito yung nagsisend ka sa akin, Koy, anong name na ito? Fuck! Pagkaya tayo, naisipan ko pa ito. Fuck! Eh, paano mo iisipan yun? Eh, ang nakalagay lang sa t-shirt, Daily Flight. Buti kung katulad nung ibang brand na may robot siya na drawing. O di, robot na yung pangalan niyan. Eh, sa Daily Flight, ang nakalagay lang, Daily Flight. Okay, ano na, lahat na ng word na gamit ko, ah, parang, di ba, medyo mahirap din yung pinapagawa mo yun, ah. Nai-stuck din ako doon, tol. Wala natin mag-hire ng tagapangalan. Isipin mo, magko-compose ako ng bars kung punong-puno ng metaphors. Bilang magme-message ka sa akin ng ganun, ko isipan mo ng pangalan tong t-shirt na to. Holy shit! Tangina. Ah, kaya natanong ko si Dudong, Dudong, tangina, mayroon bang ganun diskarte? Hindi ako mag-iisip. Yun na lang. Ako nang mag-iisip. Ikaw mag-iisip? Ah, shit. Medyo wala akong tiwala doon About sa setup ng ano tol? Setup ng buhay ah. Yeah. Nung nakaraan, may pumunta sa akin, dollar millionaire, na ibang lahi to siya. Nakapatik. Oh, nakapatik. Just ganun. In case you're wondering. Yung kotse niya ko, yan ang 5 Series. 5 Series. PM. Oh. Basta lahat. 2022. Lahat na, sabi nga niya sa akin, na-figure out ko na lahat. Alam mo kaya niya ako pinuntahan talaga? Meron akong something na hindi niya ma-figure out. Sabi niya sa akin, na-figure out ko na halos lahat sa life ko eh. Ang kulang na lang talaga ako, yung department ko, pagdating sa women. Sabi ko naman, ako sobrang figure out ko na yung women ko eh. Pera naman ang wala sa akin. Sa'yo may pera ka, ang gulo ng relationship mo sa women. Ako, goods ako sa women, pero pera ang wala sa akin. Sabi niya, oh, yin-yang tayong dalawa ngayon. Pero ang sabi naman niya sa akin, hindi. Pero yung sa'yo, natuwa nga ako dun sinabi niya, tumaas yung ano ko nun eh, kumpiyansa. Yun ba yung word dun? Yeah. Sabi niya, kung anong meron ka ngayon sa'yo, Koy, sobrang priceless niya niyan. Mahirap magawa nga yung setup mo ngayon eh. Hindi nga mababayaran yun. Oo, hindi mabibili yung setup mo ngayon eh. Na-setup mo talaga ng maayos yung sarili mo ngayon eh. Yeah. Yung pera na department mo, sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, madali yun. Kasi kahit ngayon tanga, kaya magka-pera eh. Kaya parang, nga no, okay. Kasi sabi niya, the way mo na set up yung relationship mo sa mga babae mo, relationship mo sa mga friends mo, basically yung pagka-chill ng buhay mong ganun, sabi niya, priceless yan. Sabi niya, kaya i-ano mo yan, i-treasure. I-treasure mo yan, parang ganun. Mm-hmm. Pero natuwa ko siya, sabi niya, na madali gumawa ng pera kasi kahit nga yung tanga. Yeah. Nagkakapero, which is totoo yun, tol. Pag iniisip ko nga, lalo na nung nakamit na ako ng ibang mga may pera, pag tinitingnan ko sila, ayun ang to. Tulungis lang din talaga to siya. Baga madali nga talagang gumawa ng pera. Kasi ito nga, nagiging million. Ngayon nga, makakaisip ka ng tanga na ano eh, may pera. Kaya meron nga ngayon, Mimo. Badyaw nga, 5,000 a day sa kalsada eh. Ipapatalo ka ba sa badyaw? Panis. Panis. We. 5,000 a day. Kapatid, magpapatalo ka ba sa badyaw? Yung naalagay doon. Di ba nga dati sabi ko sa ano, huwag kang magpatalo sa addict kasi yung addict makakaamap ng 200 a day. Talaga. Tapos ikaw hindi naman addict, zero. Talo ka ba sa addict? Di ba? Sama sa tingin ko madali nga gumawa ng pera. Ano lang? So bakit ba sa tingin mo parang hindi na-figure out ng iba yung pera department? Ano ba ang ano dun? Madali nga naman ka talaga gumawa ng pera kasi ang dami kong kilala talaga hindi matalino tuloy na mas may pera sa atin eh. So, Koy, sa tingin ko wala. Ano ba yun? Shit. Ako tingin ko, Koy, ano eh. Feeling ko, sige. Ano, madaling kumita ng pera. Kahit sino mabilis nga, di ba, gaya ng sinasabi nyo. Oh. Pero mahirap siya paramihin. Oh. Madali nga eh. Yung tanga nga, napadami yun eh. Nakakita ako na tanga, napadami niya yung pera niya eh. Ayun, pero walang sistema yung pera nila. Madali, dumadami, naiipon nila, pero hindi nila napapadami ba?
Naiipon nakakita lang. Nakakita na nga ako nung napadami niya talaga. As in naiipon, hindi na parami. Napagtingin ko siya, sa tingin ko, Koy, ano, wala talagang perfect. Oo nga, wala nga. Tama. Pero ang point ko, ano ba yung kulang? Ako, ang sa tingin ko, hindi lang, yung ibang tao lang, hindi lang sila nakatayo kung saan dumadalo yung pera. Yun ang sa tingin ko, ha. Yung iba naman, naswertehan na doon sila nakatayo, dumalo yung, tumama yung pera sa kanila. Yun. Gagawa ka ng hukay ba? Para doon dumalo yung... Yun. Maganda yung description mo. May nabasa nga ako kayo lang isabi. It's not how hard you work. It's what you're working on and you and who you're working with. Okay. So, explain further. So, elaborate. So, may mga taong tama yung tinrabaho nila. Kahit tama yung tinrabaho nila, tama yung timing, tama yung ginawa nila, tapos tama yung mga taong na-hire nila o naka-partner nila, then yun. Eh, yung chances naman na yun, medyo malaki rin. So, timing, taong kasama mo. At kung ano yung tinatrabaho mo as of the moment. May pera bang nagpo-flow dun? Okay. Or may pera bang mag-flow dun? Kasi, di ba, yung iba, trabaho na hardworking sila pero sa maling timing, maling lugar. Maling diskarte. Maling diskarte, maling industriya as of the moment. So, yun. Okay. Ay, wala. Di, sabihin mo dito. Siguro pag tumama yung ruleta sa'yo, para sa'yo talaga yun. Ganun lang siguro. Yung iba nga ganun, ito nga eh, totoo yan. Yung iba, pag tumama yung ruleta sa'yo, pero may mga tao na tulad natin na alam natin na hindi tatama yung ruleta sa atin. Ginawa natin. So ano na lang gagawin na lang natin, di ba? So ngayon, yung machine dun sa likod ng ruleta, kakalikutin ko ngayon para tumama yung ruleta. Yun, ganun. May mga ganun eh. Kasi parang tubig, kwari ilog nga yung pera, di ba? Iba tatamaan talaga. E paano kung nakatayo ka dun na hindi talaga dadaan yung tubig dun? So ngayon, mag-uukay ka ngayon para dumaan. Oh. Yeah. Yun, parang ganun. Pero iba, talamsik lang ko yung okay na eh. Oh, shit. Maganda yun ah. Yung iba kasi, ganun magandang talaga. Magandang metaphor yan. Metaphor. Tilamsik lang, no? Okay na, no? Diba, syempre, pag yung raging water ko, may mga tumatawa. Well, pasok mo na yung ilog at dagat mo dyan, Mel. Natatanda ako talaga ko yung boy. Naalala ko to. Naalala ko to. Tama. Pero hindi, sige, kung gusto nila yung tilamsik lang, ganun talaga yun. Basta ako gusto ko yung... Ako gusto kong humukay pa. Dagat. Gusto ko na tapos. So ba yung dagat, Frank? Yung ilog lang sa'yo? Ilog at dagat. 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 Ocean. Right. Seashore. Ang gusto ko lang seashore. Sabi nga. Ayaw ko sa malalim. Ayaw ko sa malalim. Seashore lang ang gusto. Deep pockets nga eh. Deep pockets. Ang ate ang puta. Seashore lang bro. At least hindi ilog. Gaganon pa sa'yo no. Yung beauty lang gusto ko. Yung maganda. Seashore. Pero tama yung point na sinasabi nun yung tropa mo eh. Parang ang dami ko nga nakikitang may pera. Pero fucked up yung relationships nila most of the time. Yun na nga eh. Tapos sobrang konti nung maayos yung relationship. Mm-hmm. Totoo. Tapos whether mayaman o mahirap yung maayos yung relationship, masaya buhay niya. Ano? Whether mayaman o mahirap, basta maayos yung relationship niya. Yung setup ng buhay niya, masaya siya. Masaya siya. Yeah. Totoo yun, tol. Sa dami nga rin nakilala natin, di ba? Oo, hindi talaga nakikita. Hindi sa pera nagmamatter. Oh, tapos ang nangyayari pa, na-frustrate sila dahil... Madami silang pera, pero bakit parang gusto ko itong setup na itong isang to na konti yun, pera sa akin? Okay, sige, yun muna. Money matters, dong. Kasi money amplifies who you are. Hindi, Frank, ito yung dami namin nakilala lately ng mga may pera. As in talagang nirerekta ko si Kuy, tangin ako, mahirap ka dito. Ganun, diba? Pero lahat sila gusto maging si Kuy. Tangin na gusto maging ikaw, Kuy. Ayos yung relationship mo sa babae mo. Gets ko. Okay, hindi yung sinasabi mong money doesn't matter. Yun nga. Whether mayaman nga o mahirap, basta maayos relationship mo. Masaya ka. Most diba? Likely, mas fulfilled ka. Hindi lang about sa relationship sa babae, ha? Relationship, friendship, family. Ikaw ba, pagkalalaki mo? Parang exactly. Manhood. Yung pagka-setup. Oh. Parang yan, kunyari, may nakikita kong iba na, okay, mas marami itong pera sa akin. Okay, tapos hindi niya maayos yung women department niya. Oh. Tapos lalo kong naramdaman, nung di ba galing akong Thailand, right? Sinundo niyo akong lahat sa airport.
Parang naisip ko, tangina, nakita mo yung mga mayaman, wala silang gantong dogs. Diba? Na susunduin ka, no? Talagang natutuwa sa yung dumating, na darating ka sa airport. Parang ganun, yung iba wala silang gantong homies. Tingin ko, tol, nabubulag na yung mga tao sa pera, binibenta nila yung kaluluwa na nila sa ano eh. Parang ina-advance nila. Hindi katulad halimbawa natin, ang priority natin ever since, set up talaga ng lifestyle eh. Kumbaga, we make friends, we have relationships with women, whether nung broke pa tayo, whether may pera na. Uh-huh. Di ba? Gets mo? Nung broke ka ba, nirapa ka sa relationship? Hindi naman eh. Uh-huh. Like, ako hindi rin naman eh. Uh-huh. Nung yumaman, ganun pa rin. Uh-huh. Di ba? Yung friendships ko, ganun pa rin eh. Uh-huh. Nung whether mahirap ako, whether broke ako, or may nagkapera ako, ganun pa rin. Ganun ko pa rin siya tratuhin. Yeah. Hindi ko inuuna talaga yung pera. Yeah. Siguro yung mga ibang tao, inuna nila yung pera, hindi na ngayon sila marunong makipag-relationship. Tama. Kasi ang tingin nila tuloy, bilhin lahat. Mm-hmm. Itong babaeng to, para ma-inlove sa akin, bilhan mo ng ganito. Itong kaibigan na to, para kaibigan niya ako, mo. Ilibre ko to. Yeah. Lahat, bilhin. Oh, tama. So yung foundation ng relationship niya, very shallow. Totoo. Diba? Tapos, hindi give and take. Mm. Give ka lang ng give. Ako na-appreciate ko talaga nun, tol, yung sinundo niyo ako sa airport. Na-appreciate ko lang. Hindi lang halata dahil pinaglalait ko agad kayo. Nasar-asar ko agad kayo. Pero na-appreciate ko talaga yun, tol. Meron akong dogs. You know, mayroon akong break dogs. Break muna tayo. Break. Pare, huwag mo nang bagalan. Get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply hangga't meron pang demand. Mga runner ko naghihintay lang ng aking kuman. Isang tawag lang sa And we're back. Round 2 ng ating Two Joints Life and Style Podcast. So, yung about sa topic natin kanina, di alis na tayo doon, pero ang point noon, anuhin niyo mo, hindi ko sinabing huwag niyo i-prioritize yung pera. Pero yung ibang department ng buhay niyo, huwag niyo kakalimutan ba? Hindi yung nasa pera lang kayo masyado, parang ganun. Yeah. Kasi yun nga ang mangyayari, pag nagka-pera ka na, try mo na lang bilhin lahat. Hindi mo rin naman sila masisisi dahil, una, may pera ka na, tatamad ka na mag-aral ngayon, paano makipagkaibigan? Ngayon, hindi naman nasusunod yung natural order. Yun nga, mali yung order, no? Yun, yung mali yung order ng pagkaka-ano mo. Sabihin ko ba? Di sa 2 Joints exclusive ko lang sinasabi yung order ninyo. Sa 2 Joints exclusive. Send nyo hassle kay ano Ari Gold Quinto. Di rin nila magigets yung order kung bakit. Sasabihin mo lang. Sabihin ko ba, Frank? Yung tatlong word lang, Koy. Mahirap gawin yun, yung tatlong yun. Sige nga. Sige, yung tatlong word lang daw. Huwag mo nang elaborate yung tatlong word lang. Elaborate. Kung gusto nilang malaman, Tikas, chikas, cash. Yun ang by order nun. Okay, next. Ano tayo? Topic. Okay. Some beses, okay, nag-shoot kami kahapon sa Talaba 6 ng music video. Buyer's music video. Sa tingin ko yun, magpapayaman sa atin, Dong. Sa tingin mo yun, magpapayaman sa atin. Dong, sa tingin ko nga, yung verse mo ang magpapayaman sa akin. Kasi mas magaling si Pudong sa akin doon. Totoo lang. Buyers. Tol, pag nangyari yun, Dong, mababayaran mo talaga lahat ng kasalanan mo sa akin, Dong. Pag napayaman tayo ng verse mo, yeah. Magiging ikaw na talaga pinaka-paborito kong tao sa lahat, Dong. Siya pala ang magpe-perfect, no? Oo. Perfect execution na rapper sa 2 Joints. Si Pudong pala. Si Pudong pala yung buyers, kulang doon sa puzzle. At tinatry natin i-solve. Putang ina. Anong kanta nga? Buyers? Buyers. Buyers. Matawag na naman ng mga buyers. Music video niya? Music video to, tol. Nag-shoot kami sa Talaba 6. Tol, sobrang... Na-shoot na? Oo, na-shoot kahapon. Slums talaga yun siya na lugar. Sobrang talaga. Kaya... Shoutout kay Chairman. Shoutout kay Chairman kung manonood ka. Ano yung ambush yun? Ambush? Anong ambush? Yung shoot? Biglaan. Hindi. Ganito nga nangyari. Nasis nga kami ni Chairman. Ganito nga nangyari eh. Matagal lang dapat nakaschedule yung shoot na yun. Ayan. Tapos, nanghingi pa kami, kumbaga sa rap game na, sa hip-hop na term, nag-check-in kami sa mga OG ng mga lugar talaga. Ayan. Yo, mag-shoot kami sa lugar mo,
Ganun, pinapaalam ko courtesy sa'yo. Courtesy call. Pinapaalam ko lang sa'yo kasi teritoryo mo to. Ah. Alright, sige, walang problema. Ma'am, shoot kami. Before ng shoot na yun, putang ina, nagkasakit nga tayong lahat. Yung huling podcast, bago tong podcast na to. Ang tanong, sinong nagdala ng sakit to? Okay. Hanggang ngayon, di pa rin masagot kung sino may dala ng sakit. Ikukwento namin kung ano nangyari ah. So, podcast kami ngayon. May bisita kaming dalawang... Russian. Oh, Russian. May dalawa kaming bisita. Lahat ng nandito sa loob, nagkasakit. Malubha. So ngayon, pinipigure... Puta, malubha talaga. Pinipigure namin, okay, bakit tayo nagkasakit? Okay? Ngayon, yung isa sa amin, si Ace, napuntang ospital. Nagpa-doktor siya. Okay? Nagpa-doktor si Ace para malaman ko anong sakit. Ngayon, wait. So, ang sabi ko, okay, tama. Isa lang magpa-check. Pare-pareho lang. Pare-pareho naman tayong sakit eh. Para hindi tayo gumastos sa lahat. Isa lang magpa-check si Ace. Okay, kung ano gumastos doon. Ang sabi sa kanya ng doktor, food poisoning. Doc, scam ka, doc. Kasi bakit? Paano naging food poisoning yun? Eh, magkakaiba kami ng kinain. Yep, magkakaiba kami ng kinain si nun. Si Frank nga hindi kumain eh. Magkakaiba kami ng ininom nun. Oh, di ba? Magkakaiba talaga kami. Kumain na protein bar lang. Oh, baon mo yung kinain mo, di ba? Okay, so hindi food poisoning. So, in-scam si Ace nung doktor niya yun. Kasi malamang yung doktor hindi doctor mabigyo. Doctor Quack Quack. Okay. Doctor Strange. Ito, Doctor Stranger. Sabi ni Kika, sparring daw kayo. Sabi niya sa GC. Tawagin mo yung doktor mo, sparring kami. Kasi malamang hindi ma-figure out nung doktor, ano kaya to? Ah, sabihin ko na lang, food poisoning. Maniwala na naman siya sa akin eh. Kasi yung mga ano niya, yung mga sakit niya, pang food poisoning naman eh. Oh, siguro. Kasi iniinda niya, food poisoning to. Ah, food poisoning to. Ang hindi niya alam, merong mga nakaabang sa ano niya, sa sagot. Sa sagot niya. Bullshit, doc. Bullshit, doc. Kaya tinanong mo pa kung anong oras yung result eh. Scam. Oo, lahat tayo nag-aantay. Ace, anong oras yung result? 4 PM, di ba? Sabi ni Ace. Lahat, alas 4 na nag-aabang din ako sa akin. Meron pang tao sa Thailand na nag-aabang. Scam. Hindi, yung Russian nga natin, kahit yung Russian na bisita, nag-aabang din sa resulta. Nandun siya sa Thailand nung mga oras na yun, nag-aabang din ang resulta. Iba rin ang kinain yung dalawang yun. Oo, iba rin kinain nun. Eh, balitaan niyo ako. So, naghihintay na kami. So, dumating na yung balita, food poisoning. Okay, bullshit. Okay, so, paano ngayon? Ano next? Okay, ano next? Nagpa-check up si ano? Hindi. Sabi ni ano naman, sabi, baka sa ininom nating lahat. Pero hindi eh. Magkakaiba rin na ininom. Iba-iba rin. Tsaka hanggang ngayon, ito yung tubig dun. Bakit? Oo, magkakaiba na ininom. So, pwede nilang sabihin, oh, may isa ba sa may isang may sakit sa inyo, nahawa lahat. Ang nagtataka kaming lahat, kasi di nag-uwian na kami sa mga kanya-kanya naming bahay. Lahat ng kasama namin sa bahay, walang nahawa. Uh-huh. Like, 100% yep. Walang lahat nahawa. Lahat ng umuwi galing dito sa podcast, umuwi sa mga kanya-kanyang bahay, walang nahawa. Walang nahawa. As in, talagang wala. Like si Pudo nga, nakikipaglaplapan pa. Hindi nahawa yung palaplapan niya. Diba? So, nakakapagtaka yung sakit. Kumbaga, bakit ganun? Hindi, nagtataka ako dun. Little, yun nga yung nagtataka ako eh. Bakit yung nandito tayong lahat, matindi yung hawa, paglabas naman, hindi nakakahawa. Yep. Dapat mga hawakan doon, laplapan, siyempre may tapos. May dila yun. French kiss yan si Pudo eh. Di ba? Bakit hindi hinahawa? Nagigits ko nga yan doon eh. So mystery yung nangyari mystery, natin. Mystery. Sino nagsabi noon na nagalit yung mga spirits dyan sa atin sa labas? Diyan maingay tayo. Si Memel. Sino yung nagsabi? Sino si Memel? Si Memel. Dudo, sabi kinukulam na daw tayo. Ha? Sabi ni Dudo, kinukulam na daw. Kasi matindi talaga yung sakit na kami. Matindi. Si Memel niya, nag-Doctor Stranger. Nagsariling desisyon. Oh, nag-desisyon lang ako. Amoxicillin. Amoxicillin ko na. Ay, reseta nga ng doktor niya. Beroke. Ano yan? Beroke. Parang Beroke. Parang Red Bull na tablet. Beroke. So, para saan yun? Parang pang-energy. Parang dehydrate lang yun. Oh, yung whatever. Hydrate. Oh, ganun. Labo. Beroka. Mema lang din eh, no? Mema. Mema sabi pero lang okay, din. Pero parang di ba ang nasabi natin nung huli dahil sa aircon? Di ba parang ayun yung sabi natin? Hindi, ito nga eh. Natuklasan nga ni Koy. So, akala din namin COVID, whatever. May natuklasan siya ngayon dun sa kaibigan nating seaman, dog. Kwento mo, Koy. Kwento ka pa. Sabi niya, taga, lunok lang tubig. Ang GI. Oh, sabi nung si Ima, normal yan sa barko namin. May ganyan ang sakit talaga. Kapag di mo inamin yan, matatanggal ka sa trabaho kasi
pag may ganun kang sakit sa barko, buong barko makahawa sa'yo, parang ganun. Oo, oh, yung kumbaga, kung kahit dun sa MR yung may sakit na yun, pag CR mo dun, makahawa ka na. Makahawa ka na. Something so, na virus na ganun, nakalimutan ko yung tawag. Basta something ganun. So, posibleng sa CR kami nagkahawahan. Kasi posible. Isang CR kami lahat eh. Mm-hmm. Or yung pwedeng, common ground. Or pwedeng dito mismo. Pwede rin dito dahil nandito pwede nga. Rin. Pwedeng dito ang mismo. Ang tanong kung sinong meron noon nung araw na yun. Sino may dala? Hindi, di ba ang ano nga natin si Memel? Suspecha si Memel. Ang salarin. Tingin ko talaga si Kika. Yung tinuturo niya. Ikaw, si Jandel kasi san-san pumupunta. Ako bahay lang. Okay. Nagkabotohan. Lahat ikaw ang boto. 4-0 ka na eh. Ang dami namin, Mel. Anong gagawin natin? Bakit kaya ngayon parang ang nakikita ko na parang tuwan-tuwa ka nun nung sinabi namin si Memel. So parang siya? Kapag pili ko alam ni Ika all the time eh. Parang alam diba kung nakita niyo yung picture na sinento sa kanya, nagte-temperature check mo sa mod. Diba? Diba? Oh, di ba? Nasa paligid pa lang. Shit, nakaawa ata ako. Ganun kaya. Nagsenta ang picture, di ba? Mainit. Nagsesearch ka anong gamot sa lagnat. Nasa sa'yo. Nakita ka niya yun, di ba? Pero tangina, ang tagal nung sakit. 1 week, Koy. 1 week. One week. Tsaka kakaibang sakit, hindi normal na trangkaso. Hindi, malala talaga. Parang nakahilata talaga. Sakit na malala talaga si Franka, 120 ko, na eh. Piling ko ako si Bruce Wayne eh. Pare, 40 ko, na tatlong araw. Sabi 40 na si Frank, tatlong araw. Oh, ang init niya na 120 na siya. Una. Yo. Wait. Una. Hindi uminit si Frank. Sabi niya, nag-overheat siya. Tayo uminit. Pag kay Frank, hindi, overheat. Overheat ako. Iba yun, son. Iba yun. Nag-overheat lang. Overheat yun, 120. Overheat. Pero tangin, ang sakit ng ulo. Talaga, ano. Koy, ang isa pang weird dun, araw-araw, oh, sino masakit ulo? Ako, lahat kami. Tapos saan parte? Dito sa likod. Pare-parehas kami ng parte talaga. Di ba, Koy, no? Akin, yung lahat kayo masakit sa likod nyo, dito lang sa taas sa akin masakit. Pero nung nagsigalingan na kayo, bumaba dito sa likod ko. Parang ganun. So, ikaw nga pinakamatagal gumaling. Pero hindi. Oo nga, pinakamatagal ako magaling. Pinaka-late siyang inatake. Pero pinaka-hindi malubha yung atake sa akin. Kasi hindi... wala akong basta yung mga naramdaman yung iba na malubha talaga. Wala ano si ako si Memel nung nag-send ng picture sa akin talagang i-brecho ni Memel itong ano. Isipin mo nasa loob ng kumot yung picture niya ko. Ano parang ganoon hindi naman ganyan itsura ko Mel nung nagkasakit ako. So yung yun. Yung pinakamalala. Sino? Na nangyari. Sino? Tingin ko ikaw. Si Ives eh. Uy, gago yun. After nun bro, nangayayat ka sa Ives, sabi ni Koy, naapasan ka raw sa papa mo dito. Ganyan yung papa niya. Okay lang yan, anak. Gagaling ka din. Pinakamalubha tingin ko si Ives talaga. Hindi. Ay, oh, sa pagkakaalam natin, si Pudong at ikaw na malubha. Pero si Ace hindi din, nagsasalita ito eh. Si Ace din, Koy. Si Ace. Si Ace din pala. Si Ace ang malala, oh. Ako pero gabi. Yung mga matataba. Gabi. Sumisigaw ako. Malubha eh, yung mga matataba. Ako, Koy, in-enjoy ko na lang eh. Bigla ko ang naisip nung nag-send si Lucky ka ng Netflix. Sabi ko, tangina, oo nga, no, but hindi na lang ako nag-Netflix ng may sense. Mm-mm. Kasi ang haba pala na nakahiga ako. Mm-mm. Kasi di ba ganun tayo tumirada dati ng Netflix eh, di ba? Mga isang araw na tenga, ganun. So, anong pinanood mo, Ives? Hindi nga ako nakahabol eh. 3 days ko na bigla na-realize. Tangina, mga dapat nanood ako. Shit, tangina, 3 araw na akong ano. Sino nag-alaga sa'yo, Ives? Tangina, mga gagat na naliligo lang ako. O, dighay ka na, dighay. Kailangan mo tumighay, Ives. Para mula yung second time. Ako, hindi ako nanonood ng Netflix no, kasi gusto ko matulog. Kasi sabi, itulog mo lang yan. Pahinga. May sense na yung sinabi ni ano, D2P. Ano? Yung tulog ng tulog, pwedeng over, ano din, oversleeping nga. O, sakit ang sakit. Doon, may masakit sa ulo yun eh. Oversleeping. Si Jandel, Koy, parang... Masakit sa ulo yun, tol, di ba? Yung panahon na malala kami,
Lumalabas to siya, nilalabanan niya talaga. Nilalabanan. Oh my God. Tapos ang pinapanood niya pa noon, Vikings. Hindi, gusto ko sa, alam mo kung ako lang talaga, yun din ang gagawin ko. Sa mentality ko to, lalabanan ko din. Lalabas ako, lalabanan. Pero ang problema kasi, kita mo yung nag-send siya ng picture sa atin, nasa labas siya. Mukha talaga siyang may sakit. Pero nasa labas siya. Halata. Dol, hindi ko kaya gawin yun. Kasi may magpapapicture sa akin eh. Alam mo namang magpapicture ako, talagang fuck ako. Okay, hindi, diba? Kasi dyan din, walang pakialam. Picture mo kung gito din. Hindi ka ba nagkasakit? Kaya ako iisipin yun ko. Hindi ako, nag-shades na lang ako to. Lumabas pa rin ako eh. Ginawa ko nga, nag-boxing ako, tapos kinabukasan, nagbuhat ako. Kinagabihan, puno ko na sa loan pass dito. Ang sakit mong katawa ko. Gagalit ako doon sa coach ko. Tangin, ang kailan naman ako magkakasakit. Doon pa ako, pinaghahampas-hampas na gano'n. Puno sa loan pass ako, sa batok, dito. So, tinry mo lang labahanan siya, no? Nilabahanan ko talaga, hindi tinry. Nag-open pa nga ako sa BGC noon eh. Nang store, no? Oo, nag-shades lang ako kasi parang... Puro tulog ka, di ba? Magayong mata mo. Kaya nga, naisip ko nga rin yun. Takina, magbubukas ng mga tindahan. Si Frank, magkakasakit siya ng ganito. Tol, nakasuit pa ako. Pawis ako sa loob. Oh. Kasi nilalamig ka, pero pawis ka. Pero di ba ganun? Wala kang kain. Parang, mahirap matulog. Oh, no. Ang mood swing nung katawan, no? Parang ganun, eh, no? Biglang magaling ka na. Biglang pero babalik, malalim lang pala, mo. No? Joke lang, ganun. Kala mo magaling ka na nung bigyan ka pag-asa. Biglang mahihilo ka pa nga pa. It's a prank. May sakit ka pa rin. Round two. Kaya pinakaramdaman ko siyang, shit, okay na talaga ako. Hindi na ako nahihilong maglakad. Kasi meron yung time na, shit, kaya ko na. Kaya ko na. Ayun, bababa ako ngayon. Lakad akong ganyan. Shit, takina, parang nahihilo ako. Tapos napapasandal ako sa akin. Napapasandal ako. Takina, fuck, di ko ba kaya. Balik muna sa kuweba. Chichil ko na lang muna, ganun. Si Pudong. Ayoko na itong nararamdaman ko ito. Gago, Frank, napapasigaw ako dun sa amin talagang. Wah, iba to! Anong lagnat to? Gumagano na. Anong lagnat? Ang sakit sa laman eh, no? Hindi na siya para sa amin. Kaya nga nasabi ko sa GC natin, kinulam ata kahit, tayo. Kahit pisilin ka lang eh. Masakit? Alam mo, ganun yung pakiramdam niya. Kahit iganyan ka lang. May muscle pain talaga siya. Oh no. Grabe yun. Iba talaga. Kasi papatulogin ako nun isang oras lang. Tapos after 1 hour, pagising ko masakit na naman yung katawan ko. Ganun. Sa akin nga, Frank, may nausea pa eh. Para, inisip ko talaga yun. Kasi kumakain si Kuy eh. Hindi, ano pa yung gano. Ano daw mag... May nausea. Nausea? Hindi niya alam yun, pre. Isel mo. Hindi ko nga alam yun. Oh, nakaka... Inamin. Yung may sakit na ako, siyempre matutulog ako. Siyempre yung unang instinct ng babae, i-comfort ka, di ba? Hawakan nilang gito. Nakaka-irit ako. Leave me alone! Parang ganun. Si Pudong nagpapakis po. Dito ka lang sa ano? Dito ka lang sa tabi ko, wag mo na akong hawakan. Kasi malakas din ang power ng babae pampagaling pag meron kang katabing babae. 'Di ba? Basta pagkailangan mo lang, 'di ba? Hindi kasi minsan hindi magets ng babae kung ano 'yung gagawin niya. Pag may sakit ka. So ngayon iniisip nila kwentuhan ka. Tayo na 'yung magkukwentuhan ngayon. 'Di ba? Ano, wag mo na akong kwentuhan. Like, papakainin ka kahit ayaw mo kumain. Kumain ka. Ayoko. Okay na nga ako, parang ganun din. Ang trabaho ko lang, yung presence mo lang dito sa gilid ko. Huwag kang magsalita, huwag mo kong hawakan, di ba? Parang ganun, wala. Sasagot pag kinausap ka ako yun. Ha? Pag kinausap lang kita, doon ka lang sumagot. Oo, oh, parang ganun. Pero hindi, good intentions naman, kwari kukwento ka nila, yung intention nila good. Good na, hindi lang nila nga gusto mag-gets. Nilang may kausap ka, pagalingin ka. Hindi lang nila alam talaga kung anong gagawin. So, kailangan mo siya instruction na, hindi, huwag kang magsalita. Dito ka lang sa gilid ko. Eh, minsan, try pang hawakan yung titi. Masakit na nga ako eh. Hindi ko na kaya yan. Huwag mo nang hawakan yan. Man down. Sobrang good. Sobrang good intention. May sakit niya yun. Baka good intention nila. Pampagaling. Yes. Good intention. Baka ikatulog mo. Baka makatulog. Siyempre, papasarapin ko nga siya. Papasayin ko si daddy. Ito talaga yun, Koy. Baka paglinabasan si daddy. Baka paglinabasan si daddy, gumaling siya. Oh. Yun na talaga yun. Good intention pa rin. Good intention, pero good hindi yun. Ang dali lang ang gagawin nyo pala, no? Huwag ka lang magsalita, dyan ka lang. Oh, di ba? Yun, ang lakas ng healing power nun. Sa totoo lang, promise, basta may babae kang nandiyan dyan, malakas healing power nun.
So yun, natapos yung... Tangin, ang dami yung usapan sa sakit. Natapos yung sakit namin. Gumaling na lahat. Hindi para sa lahat yung sakit namin. Oh, hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat. Feeling nga namin naka-invento kami ng bagong strain eh. Uh-huh. Two-joint strain. So, natapos yung sakit. Okay, goods na. Back to work na. Ngayon, ang dami kong na-delay. Na-delay ba yung mga ibang trabaho mo? O naggawaan mo pa rin? Ako, na-delay talaga. Kaya yung mixtape ko, hindi lalabas ng tamang oras yung mixtape ko ngayon. So, mga mag-aabang ng bukas, may mga nag-aabang ng mixtape ko dahil iniisip nila monthly yung mixtape ko, di ba? 29 na pala. 29 na ngayon. Wala, hindi lalabas yung bukas dahil na-delay yun dahil sa sakit gong yun. At tapos, pupunta pa kami ng Cebu. Yep. Oh, wala, madedelay lalo yung mixtape na yun. Pero, kahit madedelay yung mixtape ngayong November, sobrang December na lalabas. Gagawa pa rin ako ng mixtape. Pang December. So, dalawang mixtape ang ibibigay ko sa inyo sa December. Kukumpletuhin ko talaga yung 12 mixtape buong taon na to. Yun ang sinabi ko, yun ang pinangako ko, di ba? Yeah. So, gagawin ko talaga yun. So, yun yun. So, ano ba yung sagot mo? Na-delay mga trabaho mo? Onte. Pero kasi ginigising ako pag may kailangan tanong. Eh. Sabi ko, gisingin mo lang ako pag may ano. Hindi so, masakit sa ulo, Frank. Half a week ka lang, ganun. Hindi, iniisip mo. Bayarin mo, iniisip mo. Alam mo, minsan iniisip ko nga. Alam mo, ang isa ka sa mga iniisip ko nung panahon na yun talaga na parang sa laki ng empire ni Frank. Hindi, ito yung naisip ko. Hindi, ganito yung naisip ko. Tangina, grabe. May gantong sakit pa si Frank. Ganito yung empire niya. Limang tindahan, daming empleyado. Parang ayoko maging ganun na. Parang ganun. Parang ayoko yun. Parang parang naiisip kong ganun. Tangina ng yan. Kaso, kailangan pagdaanan yun bago mo marating yung gusto mong push. Yes. Talaga naman. Mas malaki. Tama. Basta yun. Basta magaling na kami. So, abangan nyo yung Buyer's music video. Featuring Pudong and Sorrento Ace. Magpapayaman sa amin. Na magbabago ng buhay namin. Yun. Baka makapagbukas ako ng sarili kong mall, Koy, dahil dun. Sabi mo nga, Koy, di ba sabi mo yung Koy, yung collab mo kay Flo Jilla, ano, nakaraan? Wala yun, panis yun. Sabi nyo ni Puto. Buka ng butang. Panis yun. Dahil siya daw ang kakulab ko. Ilabas nyo itong podcast na ito. Asap. Dahil sinabi ni Pudong yan. Kaya nga. Kailangan yan. Kailangan yan. Panis yan, Flo G. Pudong. Pudong sinabi, panis ang astig. Ilang views yung astig? Featuring Flo G. Stig. Walang A yun. Sorry. Stig. Stig. Sorry. Patay na yung tropang kasama nga namin noong nakaraan. Sabi niya, bumili ako ng t-shirt niya, yung Estig. Estig. Engas eh. Sabi ni Pudong, ilang bang views yung kay Flo G? Ilang ba yun ngayon? 46? 49 yata. 49? O kanyari 49 o 50. 50 daw yung bibigay ni Pudong. Ganun. 50 million. Lalamangan niya ng 1. 51. Lalamangan niya ng 1 million yung yung Stig. Yun daw ang collab of the year eh. Yung hinahanap-hanap mo, no? Ha? Yung medyo tinitimpla kasi mo sana. Kasi inaano ni Pudong lagi sa akin, Kuy. Wala eh. Last year ba yung Stig? Last year, one year na. Okay, sabi ni Kuy. Yung last year kasi meron kang year-ender, meron kang pasahabog. Oh. Sino ang ikukulab natin ngayon? Kuy, dahil may ganun din tayo. Siya pala, no? Siya pala, no? Nakatabi siya, yung nagsasalita pala yun, no? Dapat dong, gumanon ka. Alam ko na, Kuy. Ako! Ako lang! Ako! Si Pudong pala. Abangan nyo yun, Buyer's music video. Buyer's. Yes, sir. Si Direk pa, Kuy, sumasabay. Oh. 2 days lang to, yeah. Oh, yabang ni Direk. Yabang ni Direk, oh. Yabang niya, Direk. 2 days lang to. Niya, 2 days lang to. 2 days kung i-edit to. Sa December niya umpisahan. Hindi niya sinabi sa atin kung kailan niya umpisahan. Pero 2 days lang. Pero 2 days lang. Tawa. Ang inaysan mo kami dun, Direk. Umingi kang update. Direk, ano na yung 2 days? Hindi ko pala sisimulan eh. Kailan mo sisimulan? 2 days. Kailan? Hindi pa counted yun. Hindi pa counted rin. Basta pag sinimulan. 2 days. Kung kailan siya magsisimula, 2 days niya tatapos. Next year, 2 days to. Good job, Derek. Naisahan tayo ni... Galing ko yun. Derek Ramsey, scam ka rin ah. Derek Ramsey. Si Derek Ramsey. Anyway. Matatapos tayo agad. Hindi, may third round pa tayo. Yep. Dito sa round na to. Basta masaya yung, actually yung araw na yun, hindi nung araw na yun eh. Before pa lang kami nag-shoot, may akwento ko sa inyo ah. Hindi ko kwento sa podcast. Yeah. Ikwento rin sa inyo, hindi ko kwento sa podcast.
Kwento ko sa inyo. Exclusive. Kwento sa inyo. Ito sa inyo. Ito lang ni Kuya sa 2 days. Exclusive, exclusive. Mas exclusive. Sa mas exclusive pa. Yeah. Yeah, tatry kong ikwento sa 2 jeans exclusive talaga yun. Nang hindi masyadong... Aliado. Tama. Share ko, share lang. Share ko lang kung ano nangyari before ng shoot. Siguro nga talaga dong, yun ang magbabago ng buhay natin, yung music video na yun. Kasi, dinelay ng dinelay. Di ba tuwing mayroong ganung music video, dinedelay lagi? Lagi naman since dati, kunyari yung Shiwana Fuck, dahil delay nangyari noon, ganyan. Yung gulong mo. Oh, lahat. Pati mayroong mga shoot dati na na-delay dahil na-fucked up yung mga equipment. Camera. Pag lumabas yung ganun, malakas yung sabog pala. Itong music video na to, ang dami ito, ang daming delay. Nagkasakit tayo ng matindi. Yeah. Diba? Tapos yung before tayo nag-shoot, may nangyaring something. Delay tayo nun dahil. Ayun na, oo. Tapos nung nag-shoot tayo, biglang umuulan-ulan na. Aha. Ay, dinedelay na ito, nang dinedelay. Kakaiba maganda, talaga kapalit nun. Maganda kapalit na ito, parang ganun. So yun ang magpapaano sa atin. House in love yun, house in love. Okay, so break muna tayo. All right. It's questionnaires tayo. Tapos questionnaires tayo pagbalik. Pare, wag mo nang bagalan. Get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapalto pag holiday. Nasa akin ang supply hanggat meron pang demand. Mga runner ko naghihintay lang ng aking kuman. Isang tawag lang sa... And we're back. Round 3, 2 joints, Life and Style Podcast. Okay, sorry. Last round. Okay, questionnaire, Bugoy. Ano tayo ng mga questionnaire dito? Okay, doon tayo sa medyo light. Naiisip mo din bang tama din? Okay, simula kay Ives. Naiisip? Always yung sagot ni Ives. Bakit pag mga ganun ako yung... Wala ko na narinig. Huwag mo nang hilahin, lumapit but ka. But pag mga ganun tanong ako yung no. Hindi, mag-iisa-isa tayo. Ano na iisip mo? Naisip mo rin ba tama rin? Hindi. Kasi ang tamad ko na nga dati. Tapos babalikan ko pa yun. So pag yung mga panahon na tinatamad ka, ano yun? At hindi mo na naisip, no? Kumbaga natural lang na tamad. Kasi maliit ka pa eh. Sa isip mo huwag tamadin. Pero si katawan mo, tamadin ka. Pero pwede, no? Dapat nga labanan mo eh. Parang ganun. Minsan nga battle yun eh. Okay. Diba kunyari gusto mo mag-lead walk, pero what the fuck? Uy, tangina mo. Gago ka ba? Who you? Para tama rin. Parang ganun. Yun. Ikaw, Mel. Di sa akin pumapasok yun. Malaki yung goal eh. Ba't ako tatama rin? Oh. Okay. Marami lang ako sigurong moves na hindi ko nagagawa. Kaya parang tingin na tinatamad ya dun. Sobrang lang daming ginagawa. Baka hindi ko nagagawa yung dapat gawin. Dito, Prince. Siguro, kaso maraming bayarin eh. Kaya wag na lang tama rin. Shot by Pudong. Naiisip hindi, pero mararamdaman mo yun lagi. Normal yun eh. Okay. Lalabanan mo na lang. Paano mo lang siya lalabanan? Kung paano mo siya lalabanan. Pero naiisip, pwede ba yun? Pag-iisip mo, ay tatama rin ako ngayon. Wala yatang ganun. Okay. Pero yung mararamdaman mo yun lagi, normal lang yun. Saan minsan? Minsan lang naman. Okay. Ito si Mr. Big Empire Man. Araw-araw. Araw-araw ko na nararamdaman yun. Pwede akong mag-chill eh. So may option ako mag-chill today. Yep. Lalo may pera, no? Lalo may pera ka. Ayaw ka hindi magtrabaho 2 years eh. Sabihin natin, return na ako ngayon, walang problema eh. So, bata mo ako, Sob. Pag nagigising ako, naiisip ko talaga yun. Hindi lang kaya ako mag-vacation ulit sa Europe ngayon. Alam mo yung ganun, parang, hindi na ako pumunta na Hong Kong. Kaya akong trabaho today. So syempre, naiisip ko rin, tas huwag kaya ako mag-workout today, huwag kaya ako mag-ano today. Milata lang kaya ako today, hindi naman mababago masyado yung ano ko. One day lang naman eh. Pero hindi eh. Hindi. Kailangan ko labanan talaga. Pero araw-araw talaga yun. Araw-araw yun. Araw-araw. Hirap talaga eh. Araw-araw. Gusto mo mag-Netflix. Gusto mo mag-social media. Gusto mo mag-aral para kunyari productive ka for today. Sa tingin mo, Frank, yun yung default ng mga tao eh. Siyempre, ano eh, siguro wired tayo na mag-relax. Na kumuha ng pleasure, makaramdam ng pleasure. Diba? Kasi masarap yun eh. Rewarding yun eh. Yun lang gusto lahat ng tao,
magsarap ba, walang hirap. Kaya exactly. Kaya minsan sa picture yung sarap hirap. Eh. Yep. So, sarap eh. Yung feeling na gusto ko ng pleasure, hindi talaga nawawala. Pero nilagay ko na lang sa isip ko na ang kailangan kong maramdaman is proud. So iba yung kailangan mong gawin. Hindi hindi nakaka-proud pag humiga lang ako today. Hindi nakaka-proud pag nag-Netflix lang ako today, pag nag-social media, pag nag-aral lang ako, hindi ko na ba in-execute. Hindi naman nakaka-proud eh. Sa hood namin, yun yung yabangan eh. Naka 12 hours akong tulog ngayon. Boom. Like energy drink pa. No? Yeah. Yeah. Pahabaan ng tulog oh. Kanong haba tulog? Ikaw, ilang oras tulog mo? Isang katulog ako ngayon. Tulog ako 7 o'clock, gising ako 7:01, okay na. Ako dito lagi. Sa totoo lang, sa mata ng mga tao sa internet, sobrang sipag ko. Like, hindi ako tinatamad. Pero grabe talaga ako katamad, tol. Like, ayoko nga sabihin sa sarili ko na tamad ako dahil baka mag-manifest ko automatic talaga siya na ganun. Pero, yun talaga ako eh. Kasi nga, naalala ko nga dati, nung kinder ako, parang may ano siya, may yung play kami sa ano, sabi ng teacher, oy, eh acting mo yung gusto mong trabaho diyan, hulaan ng mga classmates mo. Parang ganun. So, itong mga kaklasmates ko, magganyan sila. Mag-check sila ng mga ganyan-ganyan. Doktor, ganyan. Iba naman. Freeze, police, yeah, ganun. Kasi yung ako na yung ano, ikaw na. So, ang ginawa ko, kayo mga classmates ko, naglalakad ako pa ganyan, tapos lalakad ulit ako pa ganyan. Lakad pa ganyan. So yung mga classmates ko, ano yan? Kahit yung teacher ko eh. Nagsirit na sila lahat. Kahit yung teacher ko, sirit na. Ako lang hindi lang mahulaan. Sirit na. Ano yung trabaho ang gusto mo? Parang ganun. Sabi ko, guard. Sabi, ha? Yung teacher ko, bakit guard? Bakit gusto mo maging security guard? Parang ganun. Eh kasi, siyempre bata ka, di ba? Papasok ko ng school, nakikita mo yung guard. Siya yung pinakamay chill na trabaho dun. Ayoko yung maging teacher dun kasi teacher ko, ganun-ganun sa blackboard. Yung guard, nandun lang, mag-crossword siya. Di ba? Tawagin lang yung apelido ng mga bata pag nandiyan na yung sundo. Holy shit, gusto ko itong trabaho to. Siyempre, di mo alam, di bata ka, di ba? Di mo alam yung mga sweldo-sweldo, wala kang idea sa ganun. Okay, yan ang gusto ko, parang ganun, yan ang ganun. So bata pa lang ako, gusto ko yung pinaka-chill na ano as much as possible, parang ganun. Kaya, alam mo, may magandang tanong na connected dyan sa topic natin ngayon eh. Bakit sobrang tamad mag-isip ng mga Pinoy? Bakit sobrang tamad? Sabi pala sagot na natin lahat, di ba? Sabi, di ba? Ewan ko, DNA ba natin? Alam mo, tingin ko hindi lang naman Pinoy. Oo nga, Pinoy lang ba? Lahat ng tao, kasi, bakit yung mga Vikings dati? Siguro majority sa Pinas pwede. Tingin ko dyan, island mentality. Conquer tayo, conquer. Pinoy, come on, chill tayo dito, coconut trees. Island! May nabasa ako tungkol daw sa weather. Pwede. Pwede. Ang pangit kumilos. Hindi sa pangit kumilos, tol. Hindi naman pangit kumilos dito sa Pinas eh. Basta, ito ang naramdaman ko nung galing ako ibang bansa sa lalapag ako ng Pilipinas. Ewan ko, may spirit something ng Pinas. Na parang sinasabi siya yung welcome ng spirit dun sa airport na parang magwalwal ka lang dito. Pangwalwalan tong bansang to. Tingin parang ko sa atin, ano, bakit yun, di ba sabi Pilipino? Ang Pilipino kasi napakaraming okasyon eh. Kaya nga, tamad nga? Mag-isip to ha, hindi tamad in general ha. Mag-isip. Ah, mag-isip. Kala ko tamad kumilos. Kasi Pinoy makilos nga, no? Ha? Yeah, or wait. Okay. Wait, yung mga ninuno natin dati, 'di ba? Pinanganak na sila sa Pinas. Ang ganda na agad ng bansa eh. Beach. Trees. Oh, isip, kunyari, ikaw nakatira ka sa snow. Tara mag-isip ka talaga. Ayoko ng ganito, snow. May point 'yun. May so, kailangan ko narinig, gawa ng ano heater o naman. Narinig niyo ba na yung ano, yung tamad mag-isip, magaling mag-isip ng setup kasi tamad siya. Tol, may point yan. May point. Yo, diba sabihin yan? Ko nga sana. Ako, naririnig ko na dati yun ko eh. Sabihin ko nga sana na hindi negative yung connotation na tamad ka mag-isip. Kung one tamad man ang Pinoy, di ba? Pero kung tama yung pagkatamad mo sa pag-isip. For example, si Masayoshi-san, may-ari ng SoftBank in Japan. Sabi niya, pangarap niya dati, gusto ko mag-isip ng 5 minutes lang per day. Damn! Tapos, magiging millionaire ako. Yeah! Ginawa niya. Yeah, kukulong siya sa kwarto. Tignan mo, nag-gets ni Frank Kenny. Diba, no, tol, no? Ang nangyari, siya yung naka-invento ng first na translator. Nagsasabi na nun eh. Digital translator ng iba-ibang lingguwahe.
Binili yata ng Philips, if I'm not mistaken. He made like $30 million. Hindi ko alam, basta ganong figures, ganong kalaki. Damn. Kailangan ko makakaisip ng mga ganong scheme. Ngayon, isa na siya sa pinakamayaman. Dati nga kasi di ba lagi kong sinasabi, yo, kaya ako nagsisipag para pwede ako maging tamad. Oo nga, yun nga ko eh. Yun, diba? Dati pa lang, diba? Kaya nga, pinaalala ko yun eh, yung sinasabi na yun. Ngayon tayo magsipag, sa future tayo maging tamad. Kaya nga eh. Kada gising ko, tol, wala pa akong maalala na pumunta ako sa studio na talagang tuntua ako. Yeah, record tayo! Wala akong maalala na ganun eh. Parang, laging hihinga muna ako ng malalim bago ko buksan yung laptop. Record na naman. Oh, record. Sulat ng kanta. Oh, tingin ko nga yun talaga yung formula for success. Eh. Pag nararamdaman mo yun, pero you still do ginagawa it. Mo pa rin. Oh, yes. Diba? Dun yun eh. Dun, parang sinasabi nila Muhammad Ali, ang pinakamahirap na parte sa ginawa ko bago maging champion, yung pag-dodge ng parties, pag-dodge ng babae, pag-iwas sa mga ganun. Isipin mo, paano ako magiging motivated? Iwasan mabugbog mo, makipagsuntukan araw-araw. Isipin mo si Pacquiao, motivated kaya yun makipagsuntukan. 250 rounds yung training niya. Tapos titik-tikin yung abs mo na gano'n hanggang mamanhid. Kugustuhin mo ba yun? No? Hindi naman talaga eh. So the more na makonquer mo yung feeling na ayaw mong gawin pero gagawin mo pa rin, I think dun yung nagsisimula yung greatness, parang gano'n. Nga nga eh, lahat talaga, lahat ng ginagawa ko, kahit ngayon kuwari, magpo-push up, nakakatamad to. Oo, totoo. Lahat talaga nakakatamad para sa akin. Yeah. Kaya, siguro nga, minsan ang iniisip ko, kanyari magre-record ako. Kumbaga, yung gagawin ko nga ito, parang hindi ko na ito gawin balang araw. Parang ganun ba, no? Kasi kakatama talaga yung kakamali ka sa verse mo. Tapos ulit na naman. Pipindot ka ba? Pindot-pindot ka. Malalim talaga eh. Init pa dun sa taas, di ba? Ako naisip ko naman, tol, it sets me apart every time may ginagawa akong mahirap. Ano yun? Kumbaga, naisip ko na, hindi kaya ito ng iba. Iba? So, magiging kakaiba ako. Mapupunta ako sa top percent ng mga tao na kayang gawin to. Yeah. So, gagawin ko talaga lalo. Nanggigigil akong gawin lalo pag alam kong di kaya ng iba. Tama yan, tol. Kasi nung nagsisimula pa lang talaga yung 2 joints, yung talagang yung mahirap na part doon yung dati, parang sinasabi ko sa tropa, tayo na hindi kakayanin ng ordinaryong tao to. Yung gantong hirap na to. Yep. Siyempre, iniisip ng iba, dali-dali lang ng trabaho, mag-rap-rap ka lang dyan. Hindi. Ganun, hindi talaga. Hirap i-explain sa inyo, basta mahirap talaga siya. Pero dati nga sinasabi ko, hindi kakayanin ng, basically, ng mental ng ordinaryong ano lang. Yeah. Yung mental stress pa lang nun di ba? Yeah. Isipin mo, sige nga, gawa ka ng millions, gamit lang yung rhymes mong yan. Oh. Di ba? Yung palang nakaka-stress na, holy shit, paano tayo gagawa ng millions, gamit ng rhymes natin? Tsaka, tol, kailangan mo maging jack of all trades eh. Nakala nila pag naging successful ka, usually, di ba? Scam din yung sinasabi nila na kailangan magaling ka sa isang bagay lang. Diba sa school sinasabi rin yun? Focus ka sa isang bagay lang. Ba't ang dami yung subject? Ba't may math? Ba't may PE? Sabi niyo mag-focus sa isang bagay, bibigyan nyo kami maraming subject. Tapos madedepress yung bata kasi ang bobo niya, hindi siya makasabay sa lahat. Sabi niyo mag-focus sa isa eh. Di science yung paborito ko. Di dito ako nag-focus. Pag bumagsak ako sa math, magagalit kayo. PE pipiliin ko dun. Di ba? Hindi, ayoko PE. Values education. PE teacher niya, tapos mataba yung teacher. Di ba? So basically... Nung bata tayo, hindi natin nakikita yun. Totoo! Bakit makikinig dyan ngayon, di ba? Nung bata tayo, hindi natin nakikita. Totoo! Taba-taba na yun. Tuturo mo kong PE, physical education. Pwede ba yun? Physical education, mataba yung teacher. Narealize ko lang yun, matanda na ako eh. Naisip ko, naskam ako dun ah. Iisip ko, naskam ako dun ah. Lahat mga teacher ko mataba. Kailangan jack of all trades ka pa rin. Ba, si Koy, isipin nyo, rapper lang. Hindi lang naman rap yung kaya niyang gawin bago siya naging sikat na as rapper. Ito. So ito, game drop to. Na akala ng mga tao, kailangan focus ka sa isang bagay. Hindi totoo yun. Kailangan magaling ka mag-multitask. Yun talaga yung kailangan marami kang kayang gawin. Yung iba nga, hindi mo talaga gustong gawin. Pero kailangan, parang kunyari, mag-mix ng kanta. Technical na. Ano to reverb na to? Ano to mga saturator, mga gano'n? Ano to? The Acer. Pero kailangan niyang gawin, di ba? YouTube mo ngayon, ganyan. Patay na, stress to. Music video nga lang. Siya na yung actor, director, editor. Editor. Oh.
Oh, siya rin yung naglapat ng music, nagsulat ng music, nagmix ng music. Ang dami ng production, siya rin yun. Sinasabi ko nga lang sa sarili ko, ay, gusto ko lang nang maging rapper. Ba't bigla ako maging director ngayon? Maging producer ako. Diyan nagsisimula mag-quit yung mga tao eh. Kasi akala nga nila, yes, pag gusto ko maging rapper, edi mag-rap lang ako. Tama. Yung iba din kaya din mabagal, tol. Hindi nila naiisip. Oh, hindi, kailangan mo maging salesman para maging magaling kang rapper. Yeah. Yung iba kasi yun, inaantay ko yung mag-edit ng video ko, mag-edit ng kanta ko. Yun, ako natutupa ako. Okay, marketing, branding, mga ganun-ganun. Si Kuy nga, ayaw pa bitawan yung editing tsaka videography nun eh. Oo, oh, no? Kasi na-OC talaga siya eh. Until dumating si Direk Bombit. Medyo late lang, pero pwede na. Hindi, na-OC pa nga rin ako tol. Sa totoo lang, kay Direk Bombit na shoot. Oo. Kaya rin, lumabas na yung video na pinadya na sa akin. Ikokorek mo. Ang dami ko nakikita. Hindi ko na nga kinokorek eh. Ah, okay. Pero ang dami ko nakikita. Ayaw ko itong itsura ko dito. Pero hindi ko na sinasabi kay Direk. Labas na natin ito. Arong yung fuck. Oh. No? Pero Direk, ngayon narinig mo na Direk. Ayaw ni Koy. Hindi tol, magaling si Direk. Magaling si Direk. Pero siyempre, iba pa rin pag kuyari ako yung nag-i-edit. Dahil, Koy, dati ganito mo. Alam, pinipili ko yung pinaka-gwapings ako na clip eh. Minsan may pipiliin si Direk na clip na hindi ako gwaping silik. Ba't yun ang napili mong yung moves ko? Ganto mo nga describe dati yung pag-edit. Di ba sinasabi ko sa'yo dati nung dalawa pa lang tayo, mag-hire ka na ng pang-edit. Sabi mo, hindi. Luto ko yan. Gusto ko ako magluluto. Sinasabi ko sa kanya, yun. Bakit si Walter White ba pinapasa niya yung formula sa iba? Oo, yun. Ganun din inaano ni Koy. Hindi, pero hindi. Tama yun. Iba mag-edit. Umabot na si Koy na mag-scale up eh. At saka, habang tumatagal naman, nagkakakilala na kami ni Direk eh. Nagigetsin ako na yung gusto ko. Pag tumagal yan, mape-perfect ni Direk yan eh. Baka kasi hindi niya pa pinapanood yung kuya ko, Koy. Kuya mo? Yung idol mong nag-video. Baka hindi iba yung pinapanood niya, Koy. Okay, ito. Next question. Gusto ko itong tanong to. Light lang to. Alin sa Animal Kingdom ang best representation ng mga hustlers? Gusto ko tanda. Sige. Simula natin sa'yo. Good question. Good question yan, Kuya. Sa akin, Unggoy. Because, okay, kailangan may explanation ha. Unggoy kasi hindi niya kailangan gaano makipaglaban sa jungle. Patalon-talon lang siya. Isa siya sa mga pinaka matagal mamatay sa Animal Kingdom. Oh? Tingin ko. Di man tatanda na ng mga ganun. Sinong nag-yes? Ewan ko, feeling ko lang ha. Backstage tol. So, paano naging hustler yun? Paano siya naging hustler? Kumbaga, swabe yung buhay niya. Na-set up niya ng swabe lang. Masaya na siya sa saging, ganun. Ikot-ikot lang siya sa hustler jungle. Hustler ba yun? Hindi naman ata. Parang tamad lang na taga-hoods yun ah. Ewan ko, ganun yung definition ko ng hustler. May-enjoy mo yung buhay mo. Results na yan eh. Well, results ng hustler yun. Hindi talaga nag-hustle yung Unggoy. Okay. Basta Unggoy yung sagot ko eh. Okay, sige. Wala naman tama kung maling sagot eh. Basta ganun yung tingin ko eh. Kika, kika. Ostrich yan. Para sa akin kayo, siguro lion. Oh, shit. Kasi sige. Waiting lang siya ko eh. Kunyari, may aatakin silang hayop. Yung mga lioness niya na papa-ataka niya. Oh, parang results na rin yan. Parang pag mayakaman ka na. Ayun yung hustling niya eh. Results ng hustling, oh, parang ganun. Parang ganun. Ayun na yung masabi. Okay, sige. Hindi ko maisip. Punta tayo yung pagpigyan doon. Sa akin, ano lang yun ah. Ano ba daw? Sa tingin mo? Hindi ko maisip ko. So, pass. Di ba pwedeng tao? Animal kingdom naman. Hindi kasama ang tao. Hindi kasama. Yun yan yung tanong eh. Oo. Anong representation ng... Pass. Okay, pass. Nagpass si Dwardom. Hindi ko akala. D2P. Gumano na ng red ball. Ayun, pwede bang insekto? Oo! Oh. Langgam. Pwede yun. Kasi lumalabas yung mga langgam para dumiskarte. Kaya huwag niyong papatayin yung mga langgam. Dumidiskarte sila para sa pamilya nila. Puta ka na kinagat ako eh. Joke lang. Pero sa akin langgam. Pag kinagat ka ako, tanggalin mong gano'n. Yeah. Lumalabas sila para dumiskarte. Langgam! Okay. Si, Memel? Siguro ako eagle. Oh, shit. Oo, eagle ako. Bakit? Explanation daw, tinatawanan ng gagaw daw ni Jandel eh. Jan, paborito mong tawanan to, no? Pansin ko yan, paborito mo siyang tawanan. Kaya nga sagot ko sa kanya lagi, okay na ngayon. Okay, man. Okay. Kaya kanyang, okay. Dahil kaya kanyang pasayahin talaga, no? Bigyan lang nila ulo, pero wala talaga yun.
Basta okay lang ako. Bakit eagle? Bakit eagle? Eagle kasi mas hustler siya ang tingnan para sa akin. Bakit? Mas magaling siya mag-hunt eh. Nakikita niya lahat kung lahat, saan niya. No? Oo, oh, nakikita niya lahat kung nasaan. Top view siya tumingin. Tsaka ha? Siya talaga. Oh. Diba? Pag nag-hunt siya, dadakmain niya talaga. Yun, kukunin niya talaga kung ano yung gusto niya. Okay. Gets mo? Huwag kang mapupunta sa mga lion, tol. Hindi, pero kaya. Pero tingin ko, may napanood ako yung lion, binuhat nga ng eagle eh. Kita mo, oh. Eh, paano yung lion? Daling kita sa... Dinosaur yun. Daling, baka aerodactyl yun. Hindi, gago. Ano yun? Eagle na malaki yun. Binitbit niya yung isang lion. Tapos sobra lion. Baka naman baby yung lion. Oh, baby yun. Si Simba lang, no? Kinuha, tapos dinala siya sa isang spot na mag-isa lang yung lion. Doon niya pinatay yung lion. Balik ka na dito, gago to. Diba? Expressionist, ano sa tingin mo? Okay, okay ako sa sagot ni Jandel, ni D2P at saka siya. Okay. Gusto ko yung mga sagot nila, pero pag may aalalahanin ako na nabasa natin na nagustuhan ko. Ah, puta, yun para isa sagot natin ah. Ako na muna. Sige. Na medyo related siya sa sagot ni Jandel na layon na kasi ako ang sagot ko kasi pusa. Okay. Ay puta, okay. May sagot na ako. Ako yun. Oh wait, pusa. Ah, sige, go. Paano mo nasabing pares na? Feeling ko pareho tayo ng sagot. Oh, sige. Yung pusa, dati inaalam ko pa nga kung related siya dun sa sagot ni Jandel na, di ba pusa, parang lion, di ba? Pusa. Okay. Tapos? Anong tawag dito? Kasi nga pag pusa, parang kahit saan mo siya ilagay, kahit yung mabuhay siya. Okay. Parang yun ang hustler para sa akin, kahit saan. Okay. Ang hustler, mabubuhay. Pero okay yung sagot nilang tatlo. Okay, Dong. Ayan. Pag nahulaan mo yung sasabihin kong animal, sabihin mo lang yung animal, pero ako mag-i-explain na. Kung iisa tayo ng animal, okay, sabihin mo, stingin ko. Anong sagot sa tingin mo ba iisa tayo ng animal? Oh, feeling ko lang. Ano? Ah, sige, pass na ako. Ikaw na lang. Hindi, gusto ko marinig. Hindi, magsagilit ako muna. Yes lang. Go. Hustler na mag-isip ko. Sa tingin ko yung scorpion. Ay, hindi. Malayo. Bakit malayo naman muna? Alamin natin natin. Hindi, malalim na na. Okay. Malalim na na. Sabihin ko sa akin. Ako, dati ko pang paniniwala to. Sa tingin ko, daga. Yeah. Kasi isipin mo yung daga. Against all odds talaga, yeah. Tol. Lahat may ayaw sa daga. Tao gusto siyang patayin, pusa gusto siyang patayin, aso gusto siyang patayin. Andun siya sa ilalim, pinakamahirap siya sa lahat. Kaso pinakakadiri yung niya. Kasi ang liit niya pa, lahat kalaban niya, ang lalaki. Di ba? Nandun siya sa pinakababa. Pero pinakamatalino siya. Kaya nga, kumbaga yun niya. Okay, gusto ko yung sagot na yun. Ang daming pagsubok na ito. Okay, paano ko ngayon uutakan lahat ng mga to? Lugi pa siya sa lahat ng kalaban niya. Lugi siya sa pusa. Lugi talaga siya sa lahat. Wala nang pabor sa kanya eh. Di ba? Wala pang gustong humahawak sa kanya. Wala siyang, di ba? Wala talaga. Pinaka-underdog. Parang ganun yung point. Pinaka-underdog sa lahat. Underdog. Galing sa wala. Underground. Galing sa wala. Underground pa siya. Galing sa wala. Rothschild. Mga daga. At underground siya. Nandun siya. Di ba? Isipin mo yung kalaban niya. Tao agad. Oh shit, tang ina. Mga tao may mga trap, mga ganoon, pero shit, okay, hustlerin ko tong mga to, utakan ko tong mga to, 'di ba? Pati pusa uutakan niya. Kaya sa tingin ko, yung daga talaga ganoon. Kaya nga sa ano bang tawag doon? Frank, yung Year of the Chicken, the Pig. Chinese zodiac. Chinese zodiac. Okay. Kaya nga ako naniniwala ko na kaya nga walang pusa doon, inutakan ng daga 'yun eh. Kasi nagpatawag si Buddha ng meeting ng mga animals. Okay, meeting tayo sa pakinggan niyo to. Meeting tayo sa Friday. Sabi ni Buddha. So yung daga, ayoko tong pusang to ah. Pinuntahan niya yung pusa. Yo, meeting natin Sunday ah, sabi ni Buddha. Oh, or Saturday pala, Friday pala yung meeting. Meeting natin Saturday ah. Yung sabi ni pusa, okay. So, like, meeting Friday yung meeting. Wala ngayon yung ano. Wala ngayon yung... Hirap na cut. Ngayon. Ngayon, ang unang sign doon is, anong tawag doon? Ox ba yan? Yung bang pronunciation doon? Ox. Yun ang first sign doon eh. Ox. So, ngayon, iniisip ng daga, kailangan, ayoko maging kulelat na sign eh. Pero ang liit ko. So, ngayon, pinunta niya yung ox. Yo, sabay naman ako sa'yo. Si ox naman, mabait. O sige, sabay ka sa akin. So, hindi pa rin ganun kakupal si rat. Kasi pagdating nila doon, sabi niya sa ox, total ikaw naman naghatid sa akin eh.
Ikaw na mauna. Pangalawa na ako. Oh, hindi siya ganun kakupal, di ba? Hindi siya yung hustler na kupal, yung gahaman. Hindi siya ganun. Oh, kaya ganun. Tingin ko may exception sa dagay. Ano? Paano kung hamster ka? Hindi yun considered na rich kid yun eh. Yun nga eh. Yun siyang white privilege. Hindi yun hoods na daga. Rich kid yun. Patay yun sa streets. Patay yun sa streets. Hindi kakain sa kanal yun. Patay yun sa rat house ko. Mahina survival rate nun. Pag lumabas ng bahay yun, patay yun. Oh, kasi yung hamster may sariling room. Yeah. May sariling room. May treadmill pa yun, tol. May treadmill pa. May treadmill, hindi ginagamit, kaya matabay. Rich kid. Oo, di ba? Rich kid, oo. Kaya para sa akin, daga ang hustler to. Ang hirap patayin ng daga rin, di ba? Makutak talaga siya. Kapag gagawa na lang niya ng paraan, dami ng kontra, gawin ko na lang ng paraan. Wala naman choice eh. Yun ang hustler. Good night. Yeah! Who joins Live and Style Podcast? Dailyflightglobal.com. Dailyflightglobal.com. Resta kami ng boxers. Yeah. Pare, huwag mo nang bagalan, get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply, hangga't meron pang demand. Mga runner ko, naghihintay lang ng aking command. Isang tawag lang sa